Hi guys, welcome back to our channel. And ngayon guys, may dumating na namang seeds. Ayan, bubuksan na natin. Kasi ang gagawin ko ngayon ay ipe-prepare ko yung wheelbarrow na pagtataniman natin. So hindi ko alam kung matatapos ko yung pagtatanim ngayon. Pero yun ang uumpisahan natin ngayong araw na to. Ayan. Yee, dumating na yung okra. Ayan guys, meron na tayong okra. Ayan guys, sobrang kalat ng area ko dito. Ang dami ko mga cuttings dito sa table. Tapos nandito yung ating wheelbarrow na bubutasan natin. And syempre yung kape ko. Ihigop lang ako ng konti bago tayo mag-start. Ayan. And ito guys, gagamit tayo nitong drill na cordless. Ayan. Pwede rin naman kahit may cord kung yun na meron kayo. And pinili ko yung pinakamalaking pangbutas. So, ayan. Plastic naman itong ating wheelbarrow. So, hopefully, hindi ako mahirapan. Lagi kasi may nagtatanong nito sa akin, guys. Kung yung mga wheelbarrow ko daw ba ay may butas. Syempre po, nilaligyan ko po ng madaming butas yan. So, ayan. Yung nakaraan ko, si Javi ang nagbutas. First time ko na magbubutas ng ako mismo. So, fingers crossed. Sana ay... So ayan guys, binilang ko, I put about 18 holes dito sa ating wheelbarrow. Hindi ko na nilagyan sa mga gilid para kapag sinilip mo siya ay parang wala, pero meron. Madami siyang butas sa ilanin. And ayan, itong kagandahan guys pag plastic kasi, tingnan nyo oh. Diba? Madali talaga siyang butasan. Yung isa ko kasi ano siya eh, hindi ko alam kung anong tawag sa material na yun, pero para siyang yero, ganun, parang can. Parang lata, ganun. And then, aalisin ko lang yung mga dumi dito sa wheelbarrow. Lalagyan ko ng mesh tape, tapos tataniman na natin. Syempre, lalagyan muna natin ang lupa. So ito guys, ito yung soil mix na ginamit ko. Same brand siya ng succulent and cactus soil mix na ginagamit ko sa mga succulents. Ito yung ginamit ko kasi ito yung meron ako ngayon. Binili to sa akin ng anak ko nung magtatanim ako sana. Magre-repot ako ng mga house plants. And may natira pa, so hindi na ako bumili. Ito na lang, hahaluan ko nung aking specialty mix for succulents and cactus. Yun siya guys, ito yung brand niya. liter siya, kaya halos mapuno yung wheelbarrow. Pero lalagyan ko pa ito ng isang bag ng succulent and cactus soil mix. Feeling ko mapupuno talaga to pag nalagyan ko na ng succulent and cactus soil mix. So tara, dalhin pa siguro ito dun sa grow house. Doon ko na lang ilipat kesa buhatin ko pa yung soil mula doon papunta dito. So ito na lang ang ilalabas ko. Tama. So ayan guys, ayan ang aking chosen plants. Wala pa akong idea kung anong gagawin kong design dito. Pero
Malalaman ko yan once I start planting. Sana magustuhan nyo. Ito ang gusto kong thriller ay itong ating variegated agave. Ayan sa gitna. Tapos itong mga echeveria na to, ayan. Gusto ko ding ilagay dyan. Tapos, ayun. Hindi ko lang alam kung ano ang ID niya. Here guys. Hindi ko alam ang ID. If you know what it is, please comment below. Ayan, dyan lang kayo guys. At ayusin natin to. Ayan guys, we're going to work on this. Ayan, gusto kong gamitin yung, naisip kong gamitin yung ating house dito. Ayan. Hindi pa ako sure kanina kung ano yung gusto kong gawin. Pero ngayon, parang kung kailang magdidilim at saka parang nagkaroon ako ng idea. And guys, this one I got from the backyard. And so, libre lang yung ating puno. And siguro ilagay ko muna yung height. Eto guys, yung napili kong gawing height. Isa siyang jade. Ayan. Oh my gosh. Ito din talaga ang trouble guys. Kapag masyadong malalaki ang mga halaman mo. Nagrarambulan eh. Ayan. So, yun yung ating puno. Actually, pa-recap natin. Ayan. Here we have the tree. Hindi ko pa alam kung saan pa ilalagay ang ating puno. Diyan siguro. Oh my gosh, guys, my hands are so dirty. Ayan. Okay ba? Naku, hindi makasya. And guys, masyado yatang magulo yung gawa ko. Pupasensyahan nyo na. Pero ito naman na pwede nating galawin at baguhin.
kapag na-feel natin ang pwedeng may iganda pa siya. So, dagdagan lang natin ng konti pang soil. Gusto ko lang maglagay ng bahay dito sa tagong bahagi ng wheelbarrow. Kasi saan pa yung nasa harap, yun pa daw yung tago. So, ayan guys. Ito yung itsura niya ngayon. Ang ginawa kong height ay yung aking jade. Ayan, so, may jade tayong nagamit as height. Ito yung ating thriller. Ayan. Tapos, yung spiller natin, itong mga to. Pero, malalaki din sila. Pero, ayos lang naman. Ito yung ating spiller. Ayan. Tapos, dito sa likod, lalagyan ko sana nitong bahay. Pero, hindi ako masaya. Parang, hindi bagay talaga. So, inisip ko ano yung pwede ko pang ilagay dyan. And naalala ko, meron pala akong ano, yung ang tawag nito? Shells na ornament. Sobrang tanda na nito, guys. This is a 50-year-old shell na binigay sa akin ng aking in-laws. Teka, kuhanin ko. Ayan. So, naisip ko na kung ito kaya ang ilagay ko, alisin ko yan. And ayan ang ilagay ko dyan. Ayan, parang mas bagay, di ba? Pwede ko nga rin pala itong lagyan ng sand. Kasi sand island itong lugar namin. And itong bato na to, nakuha ko rin to sa beach. And ayan. Ngayon parang mas okay ako na ayan ang nakalagay dyan. What do you think? Pwedeng-pwede pa rin naman nating palitan yan kung gusto natin. And malapit na talaga siyang matapos. So, iniisip kong tapusin na nga siya ngayon. Wait lang, ilagay natin sa tripod para matapos natin. Do you like it, guys? Please comment below. And guys, konti na lang naman. So, gusto ko na siyang tapusin. Bahala na si Batman. Ayoko lang na may puwang-puwang kasi. At saka, it will drive me crazy kapag may iniisip ako na kailangan kong tapusin. So, I hope this works. Gusto ko lagyan ng isa pang spiller dito sa kabila. Para lang walang ano, empty space. Diba? Ayaw natin ng empty space. Ayan. Perfect. Now, in the middle there, gusto ko sanang lagyan ng something dahil mukha rin siya doon ang bear. So, ayan guys, natapos ko din. I'm pretty happy right now, pero kung may maisasuggest kayo na ikagaganda pa nito, please comment below. Ito, meron ako space dito na walang laman, pero I was thinking of putting something there na parang ground cover, ganun. Ayan, palibot dito. Pero sa ngayon, okay lang siya na empty muna. And ayan, yung space na kanina ay walang laman. Walang laman niyang kanina eh. And it drives me crazy kasi hindi ko alam kung ano ilalagay ko. Nilagyan ko na lang ng Haworthia doon sa loob. And ayan. Tapos dito, nagdagdag na ako ng isa pang spiller. Yung ating Graptosidum Bronze. And ayan guys. I'm pretty happy. At least natapos ko siya ngayon, diba? So ayan guys. I can't believe I finished it. Grabe. Akala ko talaga hindi ko siya matatapos ngayon. Pero natutuwa ako na pinush ko yung sarili ko para matapos siya. Hindi pa ito yung final look kasi nga meron pa mga spaces dito na kapag nahanap ko yung tamang halaman para dyan,
lalagyan ko sila. But for now, happy naman ako sa itsura nito. So, I guess that's what's important. Maraming salamat po ulit for watching. And sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa channel ng kapatid ko, Jel Santillan, please subscribe to our channel sa kanyang Buhay Probinsya. And syempre, please do support our Plantita friends. Uunahin ko na muna yung may birthday bukas, si Sis Adelina Losegro. Happy birthday, sis! I hope you stay safe and happy. Ayan, laging healthy lang. Guys, mag-subscribe kayo sa kanyang channel, Adelina Losegro, dito po yan sa YouTube. And syempre, Mamita Gina, ang creator po ng ating Marginatics na Facebook group. And also si Tess de la Cruz, Patria Zelda, Rosebud Savona, Buhay Mother, Dante Salvador, Succulent Cravings by Vic Villacorta, and si Cactus Haven po. Ayan po. Support, please support their channel. Si Nyria Fab, ayan. Si Madiscarteng Ilongga. Ito lang guys yung mga naaalala ko at the top of my head. And ayan. Maraming maraming salamat po ulit for watching. I will see you next time. Please don't forget to subscribe. Bye!